Yun, welcome back guys, Alimay Online. Hello guys, kumusta kayong lahat? Welcome back sa channel Kalimay Online. Yan. Alam niyo po, pag-uusapan po. Yan, may bago na naman po tayo yung topic ngayon. Tungkol sa coins, bahala si Tigasi magpaliwanag sa inyo niyan. Yes, yan po. Alam niyo guys. Ako kasi pasingit-singit lang ako dito. Hindi ko kasi alam yung tungkol pa dyan, hindi pa ako gano'ng marunong maintindi dyan. Tama. Okay. At, ito pong, yan. Ating... May bago lang naman siyang natuklasan. Sige, ikaw na. Ha? Ikaw na. Ako na? Oo. Wala ako saan tuloy. Panay si City Commander eh. So, ayun. Dali na naman tayo ni Guys, kung napapansin nyo, nandito kami ngayon sa bahay namin kasi medyo masama yung pakaramdam. Kaya kami nakapunta sa kabukiran kaya walang mga puno. Tama po. Tapos ka na. Ikaw na, sige na. Sinigurado ko na. So, magiging topic po natin ngayon guys itong yung mga coins na mga toning of coin. Yung mga katulad itong 25 cents. Meron kasi ako dito. Ang likas na kulay nitong 25 centimos na to. Kunsi gold, di ba? Alam mo naman natin yan. Yan, paki-check nyo po yung inyong mga coins dyan. Ayan po ang ating magiging topic. Ipapakita ko po muna sa inyo. Okay. Tuloy natin. Kasi guys, meron po ako yung ilang hawak dito na mga 25 centimos na napansin ko siya. May... Hindi masyadong malino. Iba yung kulay niya. Pero na kung hawak dito na, imbis na kulay gold, eh mamula-mula siya. So nag-research ako ng konti. Ito yung dalawa. Bali taklo itong hawak ko na kulay siya. Close up ko na lang mga. Nag-research ako ng konti na ito pala mga toning of coin na ito. Mga tone coin. Eh meron pong value. Pinahalaga ang buto ng mga coin. Ng mga coin collector. Check natin. Okay guys, ito po ano. Mas maganda kasi pag nakapokus tayo sa barya, malinaw eh. Malinaw ang video. So ito, pansinin nyo lang guys, ito po ang dalawa na yan. Tone-con po yan. Mamula-mula po yan. Ayan siya. Kaya ilagyan ko na siya ng, ginawa ko na siya ng coin holder. Kahit sa ano lang, yung mga pinaglumaan na box. Box na ko yan yung pinangbarot ko dito eh. Kaya face mask ano. Pakita ko sa inyo. Ito muna. Yan. Ito isa na patindi. Talagang kulay pula na siya eh. Sabi ko, iba to ah. Dapat kulay gold. So yan. Makikita nyo naman yung mga kasama niya. Kulay gold siya. Pero ito, pula na siya. At may CAD error din siya. So yan. Tapos itong isa kunin natin para makita nyo rin. Maganda ang kondisyon kasi nito eh. Ayan, nilagay ko siya sa cardboard. Ayan o, mamula-mula siya eh. Uncirculated pa ito guys. Ayan o, tingnan nyo yung reverse niya. Kulay, may bahid ng pagkapula. Hindi siya pulang-pula. Kung isa ganun din, may slight na bahid ng reddish na kulay ano. Hindi kagaya nung ano, yung walang lalagyan. Ayan o. Maaninag yun naman po eh. Kasi nga, likas na kulay na itong 25 centimos kwanto eh. Golden talaga siya. Kahit sa mga piso guys, meron po mga lumalabas na mga tone coin. At titingnan natin sa Google. Mag-search tayo sandali. Kung bakit nangyayari ito. Ano? So, maaari nga itong mga tone coin na ito is error to eh. Kapag titingnan natin, ayan o. Tone coin. Yan, basahin natin siya guys ha. Toning on a coin is a change of color brought about through oxidation which forms a thin layer of tarnish on the metal surface. So ibig sabihin guys ano, sa pag-mintage nitong coin na to, hindi sinasadya, hindi sinadya ng mga gumawa ng coin itong
pagkakaroon ng pagkakaiba ng kulay sa mga barya. So, error ito. Ayan, tuloy natin. Whitening can vary in aesthetics and thus can alternately add or detract from a coin's value. Coins with unusual toning colors or patterns tend to be valued by coin collector. So, ibig sabihin guys, pagkaintindi ko lang, no, please correct me if I'm wrong, eh, pinahalagan po ito ng mga collector. Siyempre, kagaya ko din, ano? Kasi attractive siya eh. Kakaiba siya sa pangkaraniwan nga eh, di ba? Tulad nga dito, sinabi dito sa Google, ano? So, nabibilang itong mga tone coin sa error. Yan, kasi nga, hindi ito sinadya at hindi rin ito variance. So, kapag maganda siya, pwede nyo na i-collect yan at itago at siyempre may value po yan. Ganun po yun. At meron din nagsabi sa akin na itong mga tone coin eh mas madalang pa kumpara doon sa mga cross coins. Malaki po ang pagkakaiba ng cross coin saka itong tone coin para sa akin kasi cross coin variance po yan eh. Sinadya po yung gawin. Ito pong tone coin nga is error coin. So ayan, malinaw po tayo dyan guys ha. So ayan guys, ano kaya kung ako po sa inyo, isa-isahin nyo na po ang inyong mga barya dyan. Kung meron kayong ganito na tone coin at inyo na pong ibukod, yan, igawa nyo ng album or ganito lang yung card holder lang para ma-preserve po yung kanyang kagandahan. So ayan, at siyempre hindi po natin kalilimutan yung ating mga shoutout bilang pasasalamat sa inyo. Ito po ang ating shoutout. Shoutout po, Paterno Ursal. Maraming salamat po at shoutout din Edgar Galiges. Yan. Thank you. Salamat sa mga gandang comment. Shoutout Roland Gamos. Mayroon daw siyang coin na 70th anniversary. Shoutout Neil Carpo. Welcome po. Shoutout Arvin. Yung pangalan kasi ng kanyang channel is no name. So Arvin, shoutout. Shoutout din na John Kerwin, ayan. Salamat sa iyo, John Kerwin. Shout out din Sina Iborde. Ito po, shout out na po Rodelio Iborde. Shout out. Shout out Alex Feliciano. Mga electrician ng Pabatngon Leyte. Shout out sa inyo. Shout out Julian Vermont. Para doble to, shout out Eugenio Nunez. Welcome po. Shout out din kay Frederick Arevalo. Yan, salamat din sa magandang comment. Ano. Shout out Emilia Juka Salim. Jaco Salim, I'm sorry. Shout out po. At lastly, shout out kay Boyet Rubibar. Yan. Yan po ating mga shout out. Maraming salamat po sa inyo. At doon po sa gusto mong shout out, sabihin nyo lang guys. At gawin po natin yan ng malakasan. At hanggang dito na lang po ating content. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, kita-kita ulit tayo guys. God bless you all guys. I'm out.